Hi guys! Dito sa video na to, tuturuan ko kayo kung paano mag-configure ng Windows Autopilot. Yung Autopilot, ang concept nito is parang Windows Deployment Services kung saan nagpo-provision tayo ng operating system image according sa kailangan ng end user. Ang advantage lang nito is di mo na kailangan ng server para i-setup siya kasi yung server na ni Microsoft yung gagamitin dito, which is yung Intune. So, para naman sa requirements, pwede kayong pumunta dito sa link na to. Ayan. Windows Autopilot Configuration Requirements, Licensing Requirements. So, dito nyo makikita kung ano nga ba yung mga license na may capability para sa Windows Autopilot. Then, networking requirements. So, ano ba yung networking requirements niya? Since itong isa-setup natin ngayon is nagde-depend siya sa internet speed natin. Then, finally, yung software requirements. Ano bang operating system mag-work yung Windows Autopilot? So, ayan siya. Ayan. Ngayon, guys, simulan na natin. Try na natin mag-setup ng Windows Autopilot. So, una, gawa tayo ng folder under ng local C. Ayan. So, ang papangalan natin is ID. Then, next naman is open tayo ng PowerShell ISE. So, run nyo siya as administrator. Ayan. So, dito sa Windows PowerShell, set natin yung location according sa ginawa natin na folder kanina. Set location, then eto, ID. Ayan. Next naman is itong set execution policy. Yung command na ilalagay natin. Scope. Then process. Then yung execution policy is unrestricted. Then force natin siya. Ayan. Ngayon, install na natin yung autopilot script. Ayan. So, dito guys, ini-install na natin yung Windows Autopilot Info script. So, pag nakita nyo to na nag-notify, click nyo lang yung yes. Ayan. Ayan. So, okay na siya guys. Next naman is i-export natin yung hardware ID ng device na to. So, ito yung command na gagamitin natin. Then, output file. Bali dito sa output file, pwede nyong ilagay kahit anong file name na gusto nyo. Basta madali nyo lang siya maaalala. So, enter na natin. Ayan. Ngayon, hanapin natin. Usually kasi nandito siya.
Ayan. Ngayon, ikakopy natin to. Then, ipipaste natin sa network location. Yung network location na yun, dapat visible siya over the internet. Ayan. So, dito ko siya isi-save. Ayan. Under ng test, save natin. Since nagawa na natin yung first process, ang next naman is i-reset natin siya para makita natin sa next restart niya kung magde-deploy ba yung Windows Autopilot. So, punta tayo dito sa settings. Then, reset this PC. Tapos, click nyo to yung get started. Then, ito yung pipiliin natin, yung second option, which is remove everything. Ayan. So, habang ginagawa natin to, punta tayo dito sa Intune natin. So, ayan guys, medyo strict na kasi si Microsoft ngayon. Kailangan mo na ng authenticator para makapag-login ka. Ayan. So, ang first process natin dito is kailangan natin tingnan kung ano nga ba yung current license natin. Kasi according nga dun sa requirements kanina, yung licensing yung isa sa mga requirements para ma-setup natin itong Windows Autopilot. So, punta tayo dito sa Azure Active Directory. Then, kailangan yung plan nyo sa AAD is itong Azure AD Premium P1. So, ito pa yung isang requirements natin. Kailangan natin i-set up yung company branding. So, kanina, sinet up ko na siya. Ayan. So, next naman, kailangan natin i-set up yung auto-registration nitong Microsoft Intune natin. So, para magawa nyo yan, click nyo lang to yung Mobility, MDM, and MAM. Then, punta kayo dito sa Microsoft Intune. So, dapat naka-all siya. Ayan. Then, once na okay na kayo, punta na tayo dito sa Endpoint Manager. So, dito sa Endpoint Manager, punta lang kayo dito sa Devices, tapos Enroll Device. Then, ito yung unang procedure natin. Kailangan muna natin piliin itong devices bago tayo mag-create ng deployment profiles. So, dito, kailangan natin i-import yung file na pinaste natin kanina. So, gaya nga ng sabi ko, dapat yung file is accessible over the internet. So, click na natin itong folder. Then, puntahan natin to. Ayan. Tapos, import natin. So, ito guys, medyo matagal siya. Inaabot siya ng up to 15 minutes. Siguro, depende na rin sa speed ng internet nyo. Ayan. Once na nakita nyo na successful na siya dito sa notification, ibig sabihin, okay na yun. So, habang inaantay natin yan, check lang natin to. Ayan. So, next ulit. Then, click na natin yung reset. Okay, so, ito na siya guys. Nag-re-reset na yung Windows 10 natin. Bali, ito pala guys. Bago ko makalimutan. Kailangan nyo i-take note yung computer name nito kasi
Kakailanganin nyo siya mamaya. So, sulat natin. Ayan, so desktop dash 8UD25U4. Ayan. Ngayon, balik na tayo dito sa Windows Autopilot registration settings natin. Since medyo matagal siya, ipopost ko muna yung video, then balikan ko na lang kayo mamaya once na okay na siya. Ayan, so sabi niya, one Windows Autopilot devices uploaded successfully. So, exa natin siya, then refresh natin. So, dito guys, kailangan natin hanapin kung sino ba sa kanila yung in-import natin. Para magawa niyo yan, punta lang kayo dito sa file kung saan niyo siya pinis kanina. So, andito siya sa test. Then, double-click natin yung CSV file. Ayan, bali ito lang yung titignan natin, yung 9659. Ayan. Then makikita nyo dito, guys, not assigned siya. 'Di ba? Kasi mamaya gagawa natin siya ng deployment profile. Ayun, so since okay na tayo dito, guys, ang next step naman natin is gagawa tayo ng groups. Bali dito, gagawa tayo ng autopilot security group para dun sa mga devices natin. Para magawa nyo yun, click nyo lang itong new group. Then, lalagyan nyo ng group name. Then, ito, as is lang siya. Ayan. Tapos, under ng members, kailangan nyo i-add yung computer na sinetup natin. So, paano ba natin siya may i-add? Ito yung reason, guys, kaya kinuha natin to. Kasi kailangan natin siya i-search dito. So, ito siya. Ngayon, click nyo na yung select. Then, click nyo yung create. Ayan. So, check natin to, yung autopilot enroll. Ayun. Mali pa pala yung spelling ko. Ayan. Then, check natin yung members. Ayan. So, nandito na yung computer na sinetup natin kanina. Ngayon, balik na tayo dito sa devices, tapos enroll devices. Ngayon, gagawa naman tayo ng deployment profile. Ayan. So, under ng create profile, ang pipiliin natin is itong Windows PC. Then, ang name niya is Test Autopilot. So, next na natin. Then, dito, wala na kayong babaguhin dyan. Or, if ever na gusto nyo, pwede rin naman. Ayun. Sa akin kasi talagang hinahide ko na to. Ayan, yung mga yan. Then, next naman. Kanino bang groups natin siya i-assign? So, dito, kailangan natin i-add yung group na sinetup natin kanina, which is itong si Autopilot Enroll. Ayun. So, mali nga yung spelling, pero okay lang.
Ayan, so nandito na siya si autopilot enroll. Next na natin. Then dito, pwede niyo reviewin lahat ng mga settings na pinili niyo kanina. So, ayan siya. Ngayon, click na natin yung create. Ayan. Check natin kung ano ba yung information na makikita natin dito. So, under ng properties, ito yung mga pinili nating settings kanina. Ayan. So, ngayon, balik tayo doon sa device na sinetup natin kanina. Under ng devices. So, kung makikita nyo, not assigned pa siya. Bali dito, kailangan natin siya isync. Ayan guys, so kung nakikita nyo ngayon, ang status niya is updating na. So, mga ilang minutes pa siguro bago niya ma-acquire yung deployment profile na sinetup natin kanina. Dito guys, kapag kinilik nyo siya, makikita nyo na under ng profile status, sabi niya, assigning test autopilot. So, ibig sabihin nito is kinoconfigure na siya or ina-assign na yung deployment profile na sinetup natin kanina. So, wait lang uli tayo ng ilang mga minutes pa para ma-assign na siya dito sa PC natin. Since ito naman yung device na kinonfigure natin kanina is nagre-reset pa rin. Ayan. Ayan, so kita nyo naman guys, 'di ba? Under ng profile status, assigned na siya. Ngayon, balik na tayo dito sa Windows 10 computer na 'to. Dapat ma-acquire niya yung autopilot na deployment settings na sinetup natin kanina. So, pause lang muna natin ulit kasi 34% pa lang siya. Ito na guys yung output natin dito sa Windows Autopilot. Ngayon, malalaman natin kung nag-work ba yung kinonfigure natin na Windows Autopilot deployment profile. Bali, hindi ko na pinakita sa inyo guys yung installation part kasi sobrang tagal talaga niya. Ngayon, click lang natin yung region na gusto natin. Then, dito, kailangan lang natin pumili ng gusto nating keyboard layout. So, skip na natin yan. Ito guys, yung isang indicator natin na working yung Windows Autopilot. Makikita nyo yung tenant name. Ayan. So, ang tenant name natin is PSA Training. Ngayon, kailangan nyo lang ilagay kung ano ba yung Azure AD user account nyo. Ang isang kagandahan dito sa autopilot is wala na kayong mga i-configure pa. Kumbaga, siya na yung gagawa nun para sa inyo. So, ito lang guys yung tutorial natin kung paano ba mag-configure ng Windows Autopilot
I hope may bago kayong natutunan.